Ipinagdiriwang po ng buong simbahan ngayong araw na ito ang pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo, the conversion of Saint Paul. Una't higit sa lahat, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil sa pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo na siyang ginamit ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita. Napakahalaga po ng magkatuwang na ministeryo ni San Pedro at ni San Pablo. Kaya may isa pa hong kapiyestahan ang dalawang ito kung saan sila'y magkasama sa liturhiya ng simbahan. Sapagkat kinikilala natin ang kahalagahan ng magkatuwang na ministeryo ni Pablo at ni Pedro. Si Pedro po ay tinuturing nating apostol sa mga Hudyo sapagkat siya po ang nangaral at nagpatatag ng pananampalataya mula sa mga Hudyo. Si San Pablo naman ay itinuturing nating apostle to the Gentile sapagkat siya naman ang biniyayaan ng Panginoong Diyos na makapangaral sa ibang lahi. Kung atin hong titingnan ang dalawang ito, makikita po natin ang napakalaking biyaya ng Panginoong Diyos, lalo't higit ang biyaya ng pananampalataya. At salamat sa Diyos, sa kanilang pangangaral, ang pananampalatayang ito ay tinanggap din nating mga Pilipino. 500 taon na ang nakakaraan. Huwag po nating kakalimutan, tayo po ay nagdiriwang pa rin ng 500 taon ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ang araw po na pinagninilayan natin ang pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo ay pagkakataon din upang tingnan natin ang panawagan ng Diyos na pagbabagong buhay para sa ating lahat. The feast day of the conversion of Saint Paul invites us to reflect on our own constant need for conversion. Constant because we always need to be converted. Wala pong taong makapagsasabing hindi na niya kailangan ng pagbabagong buhay. Wala po. Lahat tayo, araw-araw, kinakailangan nating baguhin ang buhay natin. Malaki man ito o maliit na aspeto ng ating buhay. Kailangan natin ito. Ang magsasabing wala siyang kasalanan ay sinungaling. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. If we say we do not commit any sin, we are liars. Ito mga pinakamamahal ay patunay na araw-araw kailangan natin ang palagi ang pagbabagong buhay. We need constant conversion. We need to be constantly converted to Christ. Kaya napakaganda po ng kapiestahang ito ni Apostol San Pablo, ang kanyang pagbabagong buhay, sapagkat ito'y pagkakataon upang tingnan din natin ang sarili nating pagbabagong buhay. Nais ko pong bigyan ng pansin ang tatlong aspeto ng pagbabagong buhay ni San Pablo. Makikita natin kung anong uri ng tao siya, kaya siya may kakayanan na makapagbagong buhay. First of all, Paul is a person of integrity. Kung inyong napakinggan yung unang pagbasa ngayon na sa laysay ng buhay at pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo, pwede nating sabihin si Apostol San Pablo ay may integridad. Anong ibig sabihin ng integridad?
buo ang buhay niya. Buo. Hindi ko na ho babasahin buong buo yung unang pagbasa sapagkat napakahaba. Ano yung mga binanggit doon? Siya'y naging estudyante ni Gamaliel. At nang siya'y nag-aral ng batas ng mga Hudyo, siya'y buong buo. Kaya alam na alam niya ang batas ng mga Hudyo. Kumbaga sa isang estudyante, he is a student with integrity. Buong buo yung pag-aaral niya. Nang inusig niya ang disipulo ni Jesus, siya'y buong buo din na taga-usig. Buong buo din ang kanyang pusong usigin ang mga disipulo ni Jesus. Sapagkat buong buo ang kanyang kaalaman tungkol sa batas ng mga Hudyo. Indeed, Paul is a man of integrity. Kaya naman, nang siya'y tawagin ng Diyos, buong buo din ang puso niya. Kung inyo pong titingnan sa mapa yung tinatawag na missionary journeys of St. Paul, may tinatawag po tayong three major missionary journeys of St. Paul. Pag ito po'y nakita ninyo, parang mapa na ginurihan ng paikot-ikot. Bakit? Kung saan-saan siya nagpunta. Kung saan-saan siya nakarating. Para ano? Para mamasyal? Hindi po. Siguro kapag tayo nagkaroon ng mapa sa kwarto, no? Anong lalagyan natin ng mga tanda, yung mga napuntahan natin, no? I was here, no? Kaya ang mapa natin ay mapang pang-turismo. Si San Pablo kakaiba. Ang mapa niya ay para sa misyon. Kaya napakaganda po na ngayong araw na ito, ang mabuting balita natin ay tungkol din sa misyon. Ang sabi ni Jesus, humayo kayo, ipangaral ninyo ang mabuting balita, binyagan nyo ang maniniwala. Anong magandang makita dito? Integrity comes from mission. Papaano ka mabubuo, maging tapat ka sa misyon mo? Sapagkat pag hindi ka naging tapat sa iyong misyon, mahahati ang puso mo, mahahati ang isip mo, mahahati ang pag-ibig mo. Integrity of life comes from integrity of mission. Kapag hindi buo ang puso ng isang pari, magloloko yan. Pero yan ay hindi lamang totoo sa aming mga pari at mga relihiyoso. At relihiyosa, yay totoo rin sa inyo. Pag hindi buo ang pag-ibig ng asawa sa kanyang asawa, hindi yan magiging tapat. Pag hindi buo yung kanyang pagmamahal sa pamilya, hindi magiging responsable ang mga magulang. Pag hindi buo ang pagmamahal ng anak sa magulang, mawawalan ng respeto ang mga anak sa mga magulang sapagkat hindi buo ang pag-ibig. I hope now you realize the importance of mission to make us men and women of integrity. We will lose integrity if we are not faithful to mission. Wala tayong integridad pag hindi tayo tapat sa mission. Araw-araw, sasariwain natin ang misyong tinanggap natin sa Diyos. Ikaw ba'y magulang? Ikaw ba'y pare? Ikaw ba'y relihiyoso o relihiyosa? Ikaw ba ay doktor? Ikaw ba'y abogado? Ikaw ba'y simpleng manggagawa? Ikaw ba'y namumuno sa pamahalaan na tinawag upang maglingkod sa sambayanan at pangalagaan ang bayan? We will lose integrity
if we lose the sense of mission. Yan ang unang makikita natin kay Apostol San Pablo. Siya'y may integridad sapagkat siya'y may mission. Anong ikalawang katangian ni San Pablo na makikita natin? Saint Paul is a passionate person. Si San Pablo ay isang taong may damdamin sa kanyang ginagawa. Kaya nang siya'y nag-aral, buong-buong damdamin niya nandoon. Kaya naka-apekto yun sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang pinag-aralan, inusig niya ang mga disipulo ni Jesus na sa kanyang unang pagtingin ay hindi naging tapat sa kautusan ni Moises. Pero nang siya'y tumugon sa Panginoong Diyos, buong-buong damdamin din ang nandoon. Maganda po na tingnan natin ang sarili natin sa pagsasabuhay natin ng misyon. Nandoon ba yung buong damdamin natin? Are we passionate for mission? Or we are already tired of our mission? Are we passionate for mission? Or perhaps we are already tired? Alam po ninyo, kapag tayo pagod na sa mission, kakagising pa lang natin, mainit na ang ulo natin. Sinong hindi iinit ng ulo? Halimbawa, pagising ninyo, ang makikita halimbawa ay labahin ng mga maduduming damit. O kaya ay pagising sa umagi, nag-aaway na ang mga anak sapagkat wala pang lutong pagkain. No? Sinong hindi mapapagod sa misyon? But we can learn from Saint Paul what gives meaning to his life, what gives the zest, the spirit to his life is his mission. Mula pagmulat hanggang pagpikit, buhay hanggat kamatayan, siya'y disipulo ni Jesus. That's his passion for mission. Kaya napakaganda po na hihilingin natin ang dalawang ito, integrity of life and passion for mission. Yung ikatlo po'y kukunin natin doon sa karanasan mismo ni Saint Paul. Saint Paul is an enlightened person. Diba ang sabi ng mabuting balita ngayon? Siya'y may nakitang liwanag. Biligdangan na natin yung detalye nito at dahil sa liwanag na ito, siya'y nagbagong buhay. Sino ang liwanag na yon? Si Jesus. The light of Jesus is different from other lights. Because the light offered by the world can make us blind. The light of money makes us blind. The light of power can make a person blind. The light of fame can make us blind. But the light of Jesus allows us to see clearly. Ang liwanag ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makakita ng tunay na liwanag.
Kailangan natin ito para huwag tayong mabulag sa anumang panandaliang kislap na iniaalok sa mundong ito. Kailangan natin ang liwanag ni Jesus upang hindi tayo mabulag ng anumang panandaliang kislap na ibinibigay sa mundong ito. Let us beg the Lord that all of us may become men and women of integrity, men and women with passion, men and women who are enlightened by the light of Jesus.